Naranasan ni Kira ang pinakamasakit na karanasan sa buhay. Ang mawala ang kanyang mga magulang ng sabay at nakunan din siya dahil sa isang trahedya. Bukod pa roon ay sinisi siya ni Sion na asawa niya kung bakit nawala ang kanilang anak. Matagal na nilang pinangarap na mag-asawa na magkaroon ng anak. Ngunit dahil sa nangyaring aksidente ay nakunan siya. Habang inililibing ang kanyang mga magulang, ay nasa ospital siya para magpagaling. Ngunit walang asawa siyang nakasama at sumuporta. Isang beses lang itong dumalaw. At yun ang ibigay kay Kira ang annulment paper na pipirmahan niya. Tinangka niyang tumalon sa building ng hospital. Ngunit sa awa ng Diyos ay may nakakita sa kanya. Doon din nasabi ng doktor, "Huwag kang mawawala ng pag-asa, misis, dahil may isa pang natitira sa mga anak mo. Dalawa sila at isa lamang ang nawala sa iyo." Animo'y isang himala ang nangyaring iyon. Hindi niya sinabi kay Sion ang natuklasan niya. Dahil ano pa kung nakapirma na siya ng annulment bago niya nalaman ng bagay na iyon. Umuwi siya at isang nakakadurog ng puso ang nadatnan niya. Ang asawa ay may iba nang kinakasama. At ang malala, best friend pa niya, si Maricar. Gusto niyang pumatay. Gusto niyang ipakita ang galit niya. Ngunit hindi niya ginawa at tumalikod na lamang dala ang isang sumpa. "Hindi pa ngayon, pero darating ang oras na babalik sa iyo lahat ng ginawa mo sa akin." "Magandang umaga, Miss Kira." Ngumiti siya bago pinaunang papasukin sa sasakyan ng kanyang anak. "Welcome back po." Muling usal ng kanyang driver na si Melchor. "It's good to be here again, Melchor." Malumanay na usal niya at pumasok ng sasakyan. Pinagbuksan pa siya ng kanyang driver. "Praza, put your seatbelt, baby." Tumalima ito at muling bumalik sa paglalaro ng mobile games. It's been a while nang lisanin niya ang bansang ito. Pero ngayon, heto, at muli niyang naramdaman ang simoy ng hangin ng Pilipinas. Ilang taon din niyang tinakasan ang lugar na ito, na puro pasakit ang dala. But now, she's back. Dala ang pangako na hinding-hindi na muli malulugmok, kahit anumang hirap ang maranasan niya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Dito na muli siya, at taayusin niya mga naiwang properties ng kanyang mga magulang, at itatayo muli ang negosyo na naglaho dahil sa pagkawala ng kanyang ina at ama. "Miss, narito na po tayo." Tumingin siya sa labas ng tinted glass window ng kotse. Ito pa rin ang lugar at tahanan na iniwanan niya at walang nagbago. "Salamat, Melchor." Nang makababa, hinintay niya ang anak. "Preza, that's enough, baby." At agad na kinuha ang cellphone sa bata. "This is her daughter, a 4-year-old baby girl na natira sa kanyang mga anak. Hanggang sa ngayon, sa tuwing naaalala niya ang pangyayaring iyon, ay parang tinutusok ng karayom ang puso niya. Kung may hindi man siya makalimutan, iyon ay ang mawala ang baby angel niya. Nakita pa niya itong isinilid sa maliit na kahon, 5 buwan, kaya kitang-kita niya ang mukha nito. Para siyang unti-unting dinudurog ng pino. Dahil sa lahat ng paghihirap niya sa ospital noon, ay walang pumunta, bumisita at nangamusta sa kanya, kahit may asawa siya. "Mom, are you okay?" Inayos niya ang sarili at tumingin sa anak. "I'm fine, sweetheart. Let's go inside." Kumapit ito sa kamay niya at sabay silang pumasok ng mansyon na iyon. "Welcome home, Miss Kira!" Nagulat siya maging ang kanyang anak. Nang mula sa nakabukas na main door, ay biglang tumambad ang mga kasambahay. "Manang, Aying, Maymay, Aileen, ginulat niyo naman ako." Nagtawanan ang mga ito. May patarpulin pa para sa kanila ng anak niya. Nayakap niya ang lahat ng mga kasambahay at isa-isang kinamusta. "Miss ka na po namin, Miss Kira. Matagal-tagal din ng 4 na taon. Pero nang tumawag ho kayo sa akin na kung pwedeng bumalik dito sa mansyon, ay hindi ako nagdalawang isip na iwanan ng amo ko." Natutuwa siya dahil sa mga mababait na kasambahay. "Salamat, Ate Maymay. Loyal po talaga kayo sa akin." "Opo, Miss. Dahil sila sir ang tumulong sa amin para mapatapos ang aming mga anak." "Miss, napakaganda po sa personal ang anak ninyo. Ito na ba yung..." "Hoy, ang bibig mo, Aileen. Nangangati na naman iyan." Tinampal ito ni Manang Aying, kaya nagtawanan sila.
Say hello to them, anak. Wala kasi talaga. Kapag hindi mo kinausap ay hindi rin iimik. Hello po. Nagulat ang mga ito. Marunong po siyang magtagalog, miss? Of course. Tinuruan ko siya dahil syempre, uuwi pa kami rito. Nakakaintindi din yan. Dahil almost everyday sa abroad ay Tagalog ang salita ng lahat. So, nasanay na siya. Mabuti na lang. Nakahinga ko ng maayos. Dahil hindi ko na magagamit ang mga antikong mga Ingles na nakatago sa baul. Napakasaya ng lahat, lalo na sa mga biro at kamustahan. Ngayon lang ito, dahil bukas ay mag-uumpisa ang pag-aayos niya ng lahat. At sisiguraduhin niyang hindi na siya ulit titiklop. Good morning, Miss Kira. Yes, Manang Aying, good morning too. Where's Ate Maymay and Aileen? Hoy Maymay at Aileen, tama na ang kilig-kilig na yan. Hinahanap na kayo ni Miss Kira. Nagtaka siya pero hindi napawi ang ngiti. Why? May pinapanood ba sila sa TV, Manang? Ay, hindi po, Miss. May video silang pinapanood sa Facebook. Hindi na siya nagtanong ulit at naupo na lang sa dining. Nauna na sa kanya si Preja at nagsisimula na itong kumain. Mommy, where are you going? Tanong nito. Mukhang napansin itong nakaayos siya. Kanina'y nahalikan at nabati na niya ito sa taas, kaya hindi na niya binati pa. May business meeting si Mommy sa mga business partners na nakuha ko for our company, anak. I need to go kasi this is so important para masimulan ko na ang pagpapaayos ng building para makapagsimula na ang kumpanya natin ng negosyo. Do you understand me? Not really, Mommy. Like a zigzag road po ang explanation po ninyo. Natawa na lang siya. Oo, medyo ganun nga talaga. In the meantime, dito ka muna kay Aileen, okay? Siya ang magiging yaya mo dahil next week papasok ka na sa preschool. Nagliwanag ang mukha nito. Really, Mommy? So it means I have uniform too? Bags, school shoes and all? Tumango siya kasi 3 taon pa lang itong anak niya ay gusto nang pumasok. Pero dahil busy rin siya sa online works, kaya hindi niya pinapasok. Kahit nasa abroad sila ng kanyang anak noon, ay pinamamahalaan pa rin niya ang ibang negosyo ng parents niya, like farm sa Laguna, hotel sa Manila, and a resto bar sa Makati. Naglagay lang siya ng maaasahan para mamahala sa mga iyon, at ngayong narito na siya, magiging abala na siya. Aileen, please take care of my baby Praja, okay? Doon lang pumasok ang babae, hawak pa rin ang cellphone nito. Hindi niya pinagbabawalan. Basta'y gawin lang ng maayos sa mga trabaho at huwag pababayaan ang anak niya. Nakabukas iyon, kaya inilapit niya sa kanyang kamay nito at sumilip sa cellphone. Sino ba yung pinapanood mo? Hanggang ngayon kasi kinikilig pa rin ito. Ay, miss, wala po. Ano lang, joke lang. Inalayo na sana nito ang kamay ng hawakan niya iyon. At doon niya nakita ang lalaking talagang isinusumpa niya. Isinusumpa niya habang buhay. Nakangiti ito sa camera habang may magandang babaeng katabi. Si Queenie, ang best friend niya, na isa pala ang ahas. Magkahawak pa ang kamay na nakapatong sa mesa. Kailan niyo balak magpakasal, Mr. Beckham? Ngumiti lang ito. Biglang nagigting ang bagang niya. I think pag-uusapan pa namin ni Queenie. Hindi kasi madali ang magpakasal lalo na at. Dahil po ba sa nakalipas ninyong relasyon? Tanong muli ng reporter. I think not. May mga bagay lang na hindi ko pwedeng. Ibinaba niya ang kamay ni Aileen. Ayokong makakakita o makakarinig na pinag-uusapan ninyo mga ganyang bagay sa harapan ng anak ko. Remember, oras na may makita at may malaman lang ako, wawasakin ko ang mga cellphone niyo. Understand? Biglang sumilay ang galit sa puso niya. Yes, miss. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Hindi pwedeng makita o malaman man lang ng anak niya na buhay pa ang daddy nito. Dahil simula nang magtanong si Praja, ay pinatay na niya sa isip ng bata ang lalaking sumira sa buong pagkataon niya. Tumayo siya. Ganon din ang kamiting niya sa isang restaurant. Thank you, Mr. Loveridge. Aniya. Ngumiti ito ng malapad. And thank you also, Miss Lander. Isang napakalaking oportunidad ang makasosyo sa iyong negosyo. Alam niya na may iba itong iniisip maliban sa negosyo. Hindi kailangang paghirapan ang isang kagaya ng taong ito. Mukha pa lang niya ang gamit niya ay sumang-ayon na kaagad ang lalaki.
This is so much easy, lalo na sa mga mahilig sa babaeng kagaya nito. Bago siya nakipag-meet, ay syempre inalam din niya muna kung anong mga ginagawa nito at kinahihiligan para naman may panglaban siya oras na hindi ang sagot nito. Pero napangiti siya nang wala pang 5 minutes ay sumang-ayo na ito. Bueno, Mr. Loveridge, I need to go. See you around. Sayang, at may inihanda pa sana akong buffet para sa iyo, Miss Lander. Mabinis siyang umiti. Oh, how sweet you are. But I'm in a hurry. Pwede pa naman siguro ang next time. Mula ulo hanggang paa ay pinakatitigan siya nito. Alam na niya ang ugali nito kaya nga nakuha niya agad. Because of her sweet smile and charm. Hanggang sa pagsakay ng kotse ay sinundan pa siya ng may edad na lalaki. Kung siguro isa siyang gold digger at umaasa lang sa mga mayayaman, siguro buhay rin na siya sa perang hindi sa kanya. Mukhang nakuha niyo ang isa sa mga matinik na negosyante rito sa Binondo, Miss. Of course, Melchor. Wala ka bang tiwala sa boss mo? Mukhang oras na para magmayabang kahit saglit. Parang ang sarap lang kasi sa pakiramdam. Sa Quezon City na ba tayo, Miss? Sumandig siya sa headboard ng kinaupuan at kinuha ang phone sa dalang sling bag. Yeah, simpleng sagot niya dahil abala na siya sa pag-stalk sa mga taong kailangan niyang makuha. In no time, mamumulubi ang Hotel de Parma ng hayop na sayo na yon at uubusin niya ang lahat ng investors nito para lumipat sa kanya. Tignan lang natin kung hindi ito gumapang sa hirap. Nang bumukas ang pinto ay sinuot niya agad ang sunglasses at inindayog ang puwetan para ipamukhang nakakaakit siya. Pero parang sumobra dahil pati ang mga gurang na napapadaan ay lumilingon sa kanya. Ang sagwa! Ipit na tinig niya, saka inayos ang suot na skirt at isang turtleneck sleeveless. Pinaresa ng 4-inch stiletto at isang sling bag na mamahalin. Good morning, I am Miss Kira Lander, ang... Yes po ma'am, dito po kayo. Mukhang kilala naman siya ng waitress, kaya iginiya siya nito patungo sa reserve table na kinuha niya. Mukhang bubusugin talaga siya ng meeting na ito, lalo't may isa pang kamit siya mamaya matapos nito. 5 minutes pa bago mag-alas 10, kaya ayos lang na maghintay pa. Ma'am, can I have your order please? Ay talaga naman, hindi na niya nagalawang minubok dahil sa kakascroll sa phone niya. Water please? Ngumiti ang babae saka ito tumalikod. Nagpalinga-linga pa siya para tignan kung naroon na ba ang hinihintay niya. What the? Pero iba ang nakita niya. Sa dami ng makikita ay si Sion pa. But she's ready for anything, everything. Kaagad niya ang binawi ang tanaw at tumingin sa glass wall ng restaurant na iyon. Kinapa niya ang puso. She think she's moved on already. Dahil kahit kasama nito si Queenie, walang iba na nasa puso niya kundi puro galit. But she needs to smile, just smile, para ipakitang kayang-kaya niyang i-handle ang emotion at sarili. She is a Lander after all, a woman that's brave enough para tapakan ang taong naglugmok sa kanya ng ilang taon. Good morning, Miss Lander. Tumayo siya at saglit na napatda sa lalaking kamiting. Napakagwapo nito. Para tuloy na batubalani siya ng ilang segundo. Miss Lander, tarantang inayos niya ang sarili at isang matamis na ngiti ang ginawa niya matapos abutin ang palad nito. Mr. Del Fuego? Nag-aalangan siya dahil hindi ito ang kamiting niya. Iba kasi ang mukha niyon, matanda iyon, at ito ay mukhang nasa 30s pa lang kung hindi siya nagkakamali. My dad didn't make it. I'm sorry. May medical check-up siya this morning. Pero nagulat talaga siya. Matangkad ito. A gentleman type. Nangiti pa lamang ay mababatubalani ka na. Gosh! Napansin kaya nito ang pamumula ng pisngi niya? Ngumiti ito at parang kulang na lang ay matunaw siya. By the way, I'm Isaiah Del Fuego, the son of Mr. Lucas Del Fuego. Uupo na sana siya nang bigla niyang nasipa ang paa ng kanyang bangko. Lumingon siya para sana hilain iyon nang magulat si Kira dahil kamuntik nang magtama ang kanilang mga noo. Oh, sorry, Ania. Let me help you. Mabining ngiti ang sinagot niya bago na upo. Saka ito lumapit sa katapat na upuan at naupo roon. Si Isaiah na ang nag-order para sa kanila. Kung minsan,
sinusulyap pa niya ang mga nakaupo sa katabing table nila. Kinuha niya ang sunglasses. Nakalimutan na talaga niya dahil sa kasama sa mesa. Pasimple niyang tinitigan ng ex-husband at ex-best friend niya. Wala namang pinag-uusapan. Mukhang hanggang ngayon ay hindi pa siya nito napapansin. Ayos na yun kaysa naman masira ang araw niya dahil sa mga ito. By the way, about the proposal you want to talk about. Inilipat niya ang atensyon. We accept it. Nagulat siya dahil wala pa naman siyang sinasabi. Tungkol pa lang sa balak niya ang napag-usapan nila and about the ideas, hindi pa niya nasasabi. Mas mabilis ito sa inaasahan niya. Excuse me, ma'am and sir, here's your order. Hindi na niya itinuloy ang pagbuka ng labi dahil sa waitress na lumapit, dala ang order nila. Mukhang bubusugin talaga siya ni Isaiah dahil sa dami ng order nito. Mabuti na lamang at hindi siya masyadong kumain kanina sa nauna niyang meeting. Thank you. Nahihiya pa ang waitress nang umiti ito. Let's eat. Nginitian lang niya. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ng babaeng yun, Sayon? Napapitlag siya nang tumayo ang isang babae sa katabi nilang table at biglang hinampas nito ang magkabilang palad sa ibabaw ng mesa. What are you doing? Sit down. Bulong iyon, pero dinig niya pa rin. Are you okay, Miss Kira? Napansin yata nito ang pagdidilim ng paningin niya na nakatanaw sa nag-aaway sa likuran ni Isaiah. I'm fine, aniya. Kung gusto mo, lumipat na lang tayo ng lugar. Mahinhin siyang tumango. I think that's a good idea. Matagal na tayo, pero ganyan ka pa rin mag-isip. Diyan ka na. Saktong humakbang siya at sumakto ring humarap ang babae sa dako niya. Ouch! Ano ba? Bulag ka! Nagitla ito nang magtaas siya ng ulo. Ito ang unang bumangga pero ang babae pa ang unang nagalit. Maagap na hinawakan ni Isaiah ang balikat niya at tinila palapit sa tabi nito. Kira? Animoy nakakita ito ng multo. Ngumiti siya. Pinasadahan niya si Sayon dahil tumayo rin ito nang makita siya. Nice to see you too, pero nagmamadali kami. Kitang-kita niya kung paano manitig si Sayon sa kasama niya at nagdiriwang ang utak niya dahil doon. Maging si Queenie ay hindi rin makatingin sa kanya ng diretso. Mukhang walang alam na noon pa ay alam na niya na isa itong ahas. Kira, sandali. Oo, gwapo si Sayon, ngunit iyon lang ang meron ito. Dahil kung pag-iingat sa babae ay wala itong binatbat. Kira. Pero hindi na niya nilingon pa. Kira, wait. Hinablot nito bigla ang braso niya. Kamuntik pa siyang matapilok kung hindi naagaw ni Isaiah ang kamay niya. Hey, take it easy, dude. Nasasaktan ng babae sa ginagawa mo. Ngayon lang nagsalita ang kasama niya. This is none of your business, dude. So get lost. Sayon, umalis na tayo. Pero hindi ito natinag sa sinabi ng babaeng kasama nito at nakipagtitigan pa kay Isaiah. Wala naman siyang pakialam eh. Dahil kung titignan, ay wala na talaga siyang nararamdaman na kahit na ano sa lalaking ito. Galit lang. Tanging galit lamang ang nangingibabaw sa kanya ngayon. Ito pa rin ang Sayon na kilala niya. Isang Sayon na hindi niya lubos maisip kung bakit niya ito nagustuhan. Let's go, Isaiah. Kumapit siya sa braso ng binata at hinila ito paalis. Narinig pa niya ang pagtawag ni Sayon, ngunit hindi na niya nilingon pa hanggang sa makalabas sila ng restaurant na iyon. Shut up, Queenie! Natawa ang kausap niya. For how many years, Sayon? Ako ang nag-comfort sa'yo. Ako ang nasa tabi mo. Ako ang nagpapainit sa tuwing nilalamig ka. Ako ang narito para pawiin ang kalungkutan mo. But now, sasabihin mong shut up? Tumalikod ito at humarap sa floor-to-ceiling window. Siya pa rin? Siya pa rin ba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Iniwan mo siya ng lugmok na lugmok siya. Dahil mas pinili mo ang init ng katawan mo at makatabi ako. Imbis na nasa ospital ka at dinadamayan mo siya sa pagkawala ng anak ninyo. Nagiigting ang bagang ng binatang lumapit sa patuloy na nangungusap na babae. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka na. Sayon, hindi ako makahinga. Bigla na lamang itinaas ang babae. Hawak niya ito sa liig at inangat ng dahan-dahan. Walang kasal, Queenie.
hindi ako magpapakasal sa isang kagaya mo. Isa kang anay sa buhay ko. Sinira mo ang lahat. At kung may dapat sisihin, ikaw yun. Dahil kung hindi mo ako inakit at tinakot, nasasabihin kay Kira na may relasyon tayo. Hindi sana ito mangyayaring lahat. This is all your fault. Tapos sasabihin mong magpakasal tayo? Mandiri ka sa sarili mo dahil isa kang walang kwentang babae. Itinapon niya ito na animoy isang tela sa tabi. Walang hiya ka. Matapos ang lahat, ganito lang ang gagawin mo sa akin. Nahihirapan itong huminga dahil sa ginawa niya. Huwag mo nang dagdagan ang galit ko. Lumabas ka. Lumayas ka. Get out. Now! Oo, aalis ako sa iyon. Pero itong tatandaan mo. Sisiguraduhin kong hindi ka nababalikan ng dati mong asawa. Hindi kailanman. Bigla niyang ibinagsak ang pintuan nang makalabas ang babae. Para siyang nagsisibigla. Parang gusto niyang ibalik ang nakaraan. Kanina lang niya talaga napagtanto na nagsisi siya sa lahat-lahat. Nang makita niya si Kira kanina, ay tila bumalik ang sobrang bigat ng pagsisisi sa puso niya. Ang dating halos ikabaliw niya dahil sa mga maling desisyong nagawa niya. Ang lahat ng iyon ay dahil kay Queenie. Kung sana'y hindi siya nito tinakot. Kung sana'y hindi siya binlockmail ng babaeng yun, wala sanang naganap na annulment. Wala sanang hiwalayan. Pero dahil sa ginawa nito, ay para siyang unti-unting nalulugmok. Lalo na namakitang may kasama itong ibang lalaki. Pero magsisiman siya, huling-huli na. Dahil alam niyang hindi na siya kailangan ng dati niyang asawa. This is all your fault. This is all your fault, Queenie. Sunod-sunod na ibinato ni Sayo ng mga gamit na makita niya sa ibabaw ng mesa niya. Isa-isa iyong tumama sa pader. Pati ang ashtray at vase ay tumama roon. Dahilan para magkadurog-durog. May kumatok sa pintuan. Doon lang siya tumigil at inayos ang sarili. Sir? Bumukas ang pintuan. Yes, Aniya. Sekretary niya iyon. Sir, may problema po tayo. Nagitla siya. Problema na naman. Kahapon ay problema. Ngayon ay isa na namang problema. What is it? Dalawa na po sa mga investors natin ang nag-cancel ng appointment. Lumingon siya sa babae. What? Wala man lang kayong ginawa? Hindi niyo man lang ako tinawagan? Sir, tinatawagan ko po kayo. Nakailang missed calls na po ako sa inyo kanina, pero hindi niyo po sinasagot. Kaya wala po kaming nagawa kundi pumayag na lang dahil sila po may kagustuhan nun. Hinugot niya ang cellphone na tinignan kung totoo ang sinasabi nito. Shit! Malutong na mura ang sunod-sunod na lumabas sa bibig niya. At sir, may meeting din po kayo ngayong 10:45 sa boardroom. Okay. Mahinang usal niya at napaupo na lang sa couch. Dahil sa tila nangihina siya dahil sa mga nangyayaring ito. Kahit pala demonyo ay nagsisisi rin. Siguro nga ay tama lang ito. Being stupid like him ay hindi dapat nasasaktan. Mas lalo na sa asawa niya habang nakikita niya itong may iba na. He thinks Kira is happy now. Habang panay ang pagsisisi ni Sayon ay pauwi naman si Kira. It's a stressful day for her. Lalo na makita niya si Sayon at si Queenie. Bakit ba? Sa dinami-rami ng mga lugar, doon pa talaga niya nakita ang dalawa. O sa dinami-rami ng restaurant, sa restaurant pang napili niya. Huwag lang talagang mangialam ang tadhana sa kanya, dahil hindi siya magpapadikta kahit sa tadhana pa. Mommy, look, I drew this. This is me, this is you, and this is Daddy. Napukaw ang kamalayan niya at biglang napawi ang ngiti niya nang buhat sa pintuan. Ay bumulaga sa mismong harapan niya si Praja. Paanong nagkaroon ito ng ideya tungkol sa tatay nito? Gayong ilang taon na nang huli itong magtanong at ngayon lamang ito nangyari ulit. What did you say, baby? Who is this again? Sabay turo niya sa drawing nito sa dulo. Nasa gitna ang anak niya, nasa kaliwa siya at ang daddy daw nito ay nasa kanan. Hawak nila ang kamay ng bata. This is Daddy, anito. Am I wrong, Mommy? I can't be Prasha if there's no Daddy, really. How can it be kung ikaw lang po, Mommy? Parang gusto niya itong tampalin ng matauhan. Pero dahil mahal niya, ay hindi niya gagawin. Anong pinagsasabi ng batang ito? Nakalimutan na yata ang sinabi niya noon. Mommy, every woman should have a man. A mommy should have a daddy.
and a wife should have an husband. Paliwanag pa nito. 4 taon lamang ito? Pero, what the? Anak, are you serious about this? Come on, stop talking nonsense, baby. Akma niya sanang bubuhatin ang hindi ito nagpabuhat. Hold on, Mom. I want to know, do I have a daddy? You said he is dead, right? Where did you buried him? Can we go there? Why? Umarko ang kilay niya. To prove that he is already dead. Paano naging instant detective ang anak niya? Iniwan lang niya ng kalahating araw, naging investigador na. Eileen, may sinabi ka ba sa bata? Hinintay niya talagang lumabas si Eileen sa silid ni Precia at sinundan ito pababa ng kusina. Hindi kasi siya mapakali. Ay, Miss Kira, wala po. Siguro po sa Facebook or sa mga napapanood niya. Pero kung ako po, wala talaga akong sinasabi kay Precia, Miss. Promise, cross my heart. Kahit mamatay pa mga chismosa naming kapitbahay. Hindi pa rin talaga siya mapakali. Dahil noon naman ay naniniwala itong sa tuwing sasabihin niyang patay na ang daddy nito. Abat ngayon ay may paprove-prove pang nalalaman. Samantalang 4 taon lang. Baka ho talaga sa mga napapanood niya, Miss Kira. Dahil kanina nang pumasok ako sa kwarto mo para maglinis, ay naririnig ko mula sa dingding ang tinig ng isang lalaki at babae. Mukhang kailangan mo na po siyang paghigpitan sa gadgets, Miss. Ani man ang aying habang naguhugas ng plato. Si Maymay ay nasa upuan paharap sa kahoy na mesa. Nakikinig lang ito. Kailangan kausapin ang mga kasambahay dahil sa nangyayari. Ayaw niya kasi na araw-araw ay magtanong ito ng magtanong. Hanggang kailan siya magsisinungaling kung sakali. Bakit po ba ayaw ninyong malaman na buhay pa ang aray naman Manang Aying? Dugtong pa ni Maymay nang bigla itong tampali ni Manang. Abay, baka gusto mo pang lakasan ko Maymay ano? Para marinig ng bata. Sige, isigaw mo sa tenga ni Precia. Napabusangot na lamang ito at pabulong-bulong na tumigil. Ayokong malaman ni Precia dahil alam ninyo, saksi kayo kung paano ako nabuhay noon kahit na may asawa ko. Ayokong muli na namang mangyari yun at ayoko na magkagulo pa dahil lamang sa anak ko. Anak ko lang si Precia at akin lang siya. Kaya siguraduhin ninyo na tikom ang mga bibig ninyo tungkol sa ama nito. Oras na malaman ko, wala kayong sahod ng isang buwan. Hala, Miss, huwag naman ganun. Ani Eileen, seryoso ako, kaya huwag niyong uubusin ang pasensya ko. Aniya, natahimik ang lahat. Magpahinga na kayo. Muling sambit niya, bago tinalikuran ng mga kasambahay. Ayaw na niyang muling magkaroon ng kaugnayan sa taong iyon. Hindi siya makakapayag. At kung pwede lang na ilagay sa bulsa niya si Precia, para hindi ito magtanong na magtanong ay gagawin niya. Bago siya pumunta sa kumpanya para ayusin ang lahat, doon ay dumaan muna sila ng bata sa mall. Sa Lunes na niya ito papapasukin sa paaralan na pinag-enrollan niya sa anak. Kaya kailangan na nilang mamili ng mga gamit for Precia. Kasama si Eileen at Melchor. Mom, I want this one. So cute as me, Mommy. Grabe, may arte na rin ito sa katawan. A unicorn pink and blue bag. Malaki iyon for Precia's age. Pero may gulong naman ito to push or pull, kaya magaan lang din. Isa pa, may kasama naman ang bata sa pagpasok kaya sige na lang. Mommy, I want this also. Turo sa pouch na unicorn din. Okay, sige, pagbibigyan. Tutal, mukha namang masaya ito. Pero bigla siyang napatigil saglit at ibinigay ang bata kay Eileen. Nakita niya ang nasa di kalayuan. Si Queenie yata iyon at may anak din ito. At mukhang kaedad lang din ang baby niya. Mukhang namimili rin ito ng gamit ng bata. Baby girl din ito at kamukha ni Queenie. Kulot nga lang at medyo morena. Si Precia kasi ay maputi at brown hair. Sa kanya nito iyon na mana dahil simula baby siya ay brown hair na siya. Mukhang nagkaanak si Sion at si Queenie. Naikuyom na lamang niya ang kamao dahil sa mga pumapasok sa isipan niya. Mommy, are you angry? Kumapit ang anak niya sa kamay niya, kaya't ibinuka niya ang palad nito. No, baby. I'm just... nothing. Tara na anak, huwag na puro tanong, maawa ka. Natawa ang anak niya, at ang ganda-ganda nito. Siguro kung buhay pa ang isa niyang baby, siguro'y magkamukhang magkamukha ang kambal niya.
ganun pa rin ang postura ng gusali sa kanyang harapan. Matayog at nakakalula kapag tiningala. Noon ay napakalago nito, ngunit nang mawala ang kanyang mga magulang, ay unti-unting nalugmok dahil wala nang namamahala. At siyang inaasahan ng kanyang ama at ina ay hindi rin kinaya ang sobrang kapighatian nang mamatay ang isa sa kanyang anak. Kung hindi lamang sila na aksidente noon, siguro ay masaya siya at buhay pa rin ang isa sa kanyang mga anak. Bumuntong hininga siya. Yun ang tanging nagawa niya habang nakatanaw sa ipinaparenovate na gusali. Mula sa labas ay tanaw niya ang abala mga construction workers upang isaayos ang kanilang kumpanya. Bubuhayin niya ito at muling sisibol ang Lander Enterprise. Ngayon pa ba na handa na siya para sumabak sa bagong hamon ng buhay? Magandang panimula ang pagpaparenovate upang isaayos ang pinaghirapan ng iyong mga magulang, Miss Kira. Oo, Melchor, at muli itong babangon sa pamamalakad ko. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya dahil hindi magtatagal at babalik sa dati ang lugar na yon. Let's go, Melchor. Aniya, saka siya tumalikod. Saan po tayo, miss? Nang buksan nito ang pintuan ng kotse, ay walang sali-salitang pumasok siya. Sa hotel tayo. Alam niya sa mga darating na mga araw ay magtatagpo at magtatagpo ang landas nila ni Sion at napaghandaan na niya ito. Kailanman, hindi na siya muling luluha pa at kung meron mang iiyak ay hindi siya iyon. Sa Makati ang hotel na tinutukoy niya. Kira, you're here! Tili ng kanyang pinsa na si Amira. Ito ang naging katuwang niya sa pamamahala ng hotel habang nasa ibang bansa siya. Ang pinsan niyang maaasahan niya sa lahat. Mas bata ito sa kanya ng 4 na taon. Kaya din nga siya umuwi dahil magre-resign na daw ito bilang head ng hotel. At nagpaalam na magpapakasal na ito sa long-time boyfriend nito. Ang ganda-ganda mo pa rin! Para itong bata na yayakap at tititigan siya. Maya-maya ay uulit-ulitin na ani mo'y hindi makapaniwala sa nakikita. Congratulations in advance ha! Nasa labas na ang gift ko sa kasal mo. Hinila siya nito palabas ng entrance ng hotel at nang makita ang brand new car nito na may ribbon pang pink sa harapan ay ganoon na lamang ang tili nito. Yeah! How nice! Thank you! Thank you! Thank you! Kahit ito na lang ang pambawi niya sa tulong nito sa nakalipas na mga taon. Thank you rin sa tulong mo. Napayakap itong ulit. Kapag naghiwalay kami ni Doc, ikaw din ang sumalo sa akin ha? Natampal niyang bigla ang noon nito. Saka sila sabay na tumawa. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa nagpaalam na ito. Ngayon pa lang niya tinanaw ang buong ground floor ng hotel. Ito pa rin ang hotel ng mga magulang niya. At ngayon, kukunin na niya at mas paa-asensuhin. Kahit iyon na lamang ang magawa niya para ipakita sa mga namayapan niyang mga magulang na hindi niya pinabayaan ang mga naiwan ng mga ito sa kanya. Welcome, Miss Kira! Napatakip siya ng bibig mula sa second floor ng building ay tumambad ang mga 20 mga housekeeping and staff, a bouquet of flower na paborito niya na inabot ng assistant head na si Paul. Yun ang nakasulat sa nameplate nito na nasa dibdib. Thank you, nagulat ako. Natawa ang iba at nagpa-picture naman ang karamihan. Pinaghandaan talaga ni Amira ang pagdating niya. Natouch tuloy siya sa ginawa ng bruhang pinsan niya. Nang makausap ang lahat ng mga tauhan, ay sa kanya pinabalik ang mga ito sa kani-kaniyang mga trabaho. Pagod na binagsak ni Kira ang likuran sa kinauupuang swivel chair. Mag-aapat na oras na siyang nagbabasa ng mga records sa opisina at hindi pa rin iyon nauubos hanggang ngayon. Ininat niya ang mga kamay, saka kinuha ang telepono sa gilid ng mesa katabi ng mga folders na patuloy niyang binabasa ang bawat laman niyon. Paul, coffee in my office, please. Aniya saka iyon ibinaba. Mag-aalas 10 na rin pala. Tatayo na sana siya nang sakto namang tumunog ang cellphone niya. Mula sa shoulder bag ay kinuha niya roon ang walang humpay na pagring ng cellphone. Unknown calling, pero sinagot niya pa rin. Hello? Who's this? Hi. Bigla siyang natigilan at inisip kung sino ang nasa kabilang linya. Pero nang mabosesan niya, ay pumasok agad sa isipan niya si Isaiah. Isaiah? Narinig niya ang tawa nito. Ah, nakikilala mo na pala ang boses ko. Ngumiti siya. Of course, bakit hindi?
Teka, bakit may number ako sa'yo? Sa files, ibinigay mo. Nang maalala niya ay gano'n na lang ang gulat niya. Oo nga pala. Parang nagsisirin siya na hindi niya maintindihan. Kung pwede sanang magpaalam. Ang baritonong tinig talaga nito ang kinakikiligan niya. At ngiti nito na parang nakaka-inlove. Pero hindi siya pauto. Magpaalam? Why? May charity ball na gaganapin sa Manila, Oceana this evening. Naalala ko na wala akong kadate, so baka pwede ka. Parang bigla namang tumalo ng puso niya. Date with Isaiah? I don't know if I can. Don't worry, Kira. Susunduin kita. Ako ang magpo-provide ng susuotin mo and... No. Not like that. Ano kasi? Natigil ang pag-uusap nila nang may tumatawag din sa number niya. Si Eileen yun. Isaiah, saglit lang ha. May tumatawag din kasi sa number na to. I'll call you back. Hindi na siya naghintay na makasagot ito. Dahil agad na niya iyong in-end call. At sinagot ang tawag ni Eileen, na yaya ni Presya. Yes, what's the matter, Eileen? Miss, si Presya po, nawawala. What? Nataranta siyang bigla. Anong nangyari, Eileen? Hindi ko po alam, miss. Ang sabi ng teacher niya, nasa loob lang naman daw ng playroom kanina si Presya. Tapos na magsisimula na ang class, ay hindi na nila makita ang bata, miss. Siguro nga ay dapat lamang sa kanya ang ganitong parusa. Ito naman talaga ang dapat. Ang masaktan ng dahan-dahan hanggang sa mabaliw siya sa kakaisip. Pagkabasag ng bote ang pumailan lang sa isang bahagi ng pader ng kanyang kwarto. Maaga pa ang 10:00 para tumungga ng alak. Pero dahil sa mga alaalang patuloy na bumabalik, ay hindi mapigilan ni Sayon ang sariling uminom. Nagkalat ang mga basag na bote ng alak sa bawat sulok ng silid. May mga gamit na nawala sa ayos dahil sa kanyang pagwawala. Kahit sa ganoong paraan, ay mabawasan ang kanyang pighati at maibsan ang galit sa sarili niya na siya rin mismo ang may gawa. Kahapon pa, simula na magkulong siya sa kwarto at ibuhos na lamang ang pagsisisi sa alak. Muli ay tumayo siya upang muling kumuha ng alak sa wine cabinet. Pero napalingon siya nang biglang bumagsak ang pintuan. Nagngangalit ang mga matang tinitigan ng babaeng kakapasok lang. Sayon, ang anak natin, nawawala. Please help me. Nagulat pa ito sa mukha niya dahil sa miserable niyang anyo. Anong ginagawa mo rito, Queenie? Walang buhay niyang tanong. Lumapit ito. Si Anika, ang anak natin, nawawala. Naisigaw nito. Ngunit ngisi lamang ang ginanti niya. Bakit ka nagkakaganyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Bigla niyang kinuha ang kamay nito at itinulak ng malakas. Napaupo ang babae sa lapag. Anong nangyayari sa akin? Nagtatanong ka pa. Bakit hindi mo itanong ang mga yan sa sarili mo? Anak, wala akong anak, Queenie. Isa kang napakasinungaling na klase ng babae. Hiyaw niya. Saglit na tumalikod at may kinuha sa mesa. Isang papel. Here, this is the DNA test result namin ni Anika at hindi ko siya anak. Nagulat ito, kaya muli siyang umisi. Why? Siguro ay pwede mo akong mautuha habang buhay. Hindi ko hinanap ang asawa ko. Pinigilan ko ang sarili ko. Nakipaghiwalay ako dahil sa kagagawan mo. Pero ngayon, nalaman ko na ipinaako mo lang sa akin ang anak na hindi sa akin ang galing. Get out! Gumagapang na lumapit si Queenie sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan, yakap ang kanyang binti. No, please Sayon, don't do this. Please, paano ng anak mo? Mahal na mahal ka ni Anika. Please don't do this to us. Get off me. Kahit kumakapit, ay nagawa pa rin niya itong itulak palayo. This is the last time na makikita kita sa pamamahay ko, Queenie. Lumayas ka! Lumayas ka! Napuno ng hagulhol ang bawat sulok ng silid na iyon dahil kay Queenie. Ngunit walang awa ang makikita sa kanyang mga mata. Walang awa kahit nakatiting dahil sa ginawa ng babaeng ito. Siya ang lumabas matapos magpalit ng damit. Pagbalik ko, dapat wala ka na. Aniya, saka ito iniwang umiiyak. Habang pababa ng hagdan, ay sinalubong siya ng kasambahay. Sir, may tawag po kayo. Walang salisalitang kinuha niya iyon. Yes, this evening? Okay, then I will. Thank you.
Iniabot niya ang telepono. Ang susi ng sasakyan. Tumalikod ang babae at tumalima sa utos nito. Anita, tulungan mo si Queenie na mag-impake sa mga gamit niya. Gusto ko pagbalik ko, nakaalis na siya. Understand? Opo, sir. Saka siya tumalikod paalis. Siguro nga ay parusa niya ito. Siguro nga ay bagay lamang sa kanya ito. Pero siguro naman ay pwede pa niyang itama ang lahat ng mga pagkakamali niya. Ngunit nagdadalawang isip siya dahil alam niyang abot langit ang galit ni Kira sa kanya. He knows that. Pero sana may katiting man lang na pag-asa. Fuck! Isang malutong na mura ang pinakawalan niya at biglang hinihinto ang sasakyan. Agad siyang bumaling sa harapan. Mukhang may bata siyang nabangga. Bakit hindi niyo alam? Anong klaseng private school to? Kung kulang kayo sa security. Kulang na lamang ay magbuga siya ng apoy dahil sa sobrang galit. Ma'am, pasensya na po. Nakalib kasi ang isang guard namin at yung isa may inaayos na wire sa library kanina. Kaya nagkataon lang po na walang tumingin sa mga bata. Kaya nga po iniwasan naming palabasin muna sila at dito na lang sa playroom pinaglaro ang mga bata. Paliwanag ng teacher ng kanyang anak. At paanong nakalusot pa rin sa inyong paningin ng 4 na taong gulang na bata? Sa dinamirami kasi ng mga bata, ay anak pa niyang nawawala at alam niyang hindi naman basta-bastang umaalis ang batang iyon kung walang nag-aya. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Anika? My poor daughter! Bakit hindi niyo siya binantayan ng mabuti? Napalingon agad siya sa may gate ng paaralan. Nang mula sa nakabukas na gate, ay pumasok ang nagwawalang babae. At nang makita niya, ay ganoon na lamang ang gulat ni Kira. For goodness sake, hanggang dito ba naman ay magkikita sila ng babaeng to? Ma'am, please calm down. Tumawag na po kami ng police for assistance. Ani ng isa pang teacher ng school. Bakit ang anak ko pang nawawala? Pwede namang anak ng ibang nanay. Bakit si... Tumigil ito bigla nang mapansin siya na nakatitig dito. Nagbawi ito ng tingin, saka inayos ang sarili at muli siyang tinignan. What are you doing here, Kira? Biglang nagbago ang tono ng boses nito. Kanina na ani mo'y palingkera na nagwawala sa sobrang galit. Kulang na lamang ay manakit. What a small world, isn't it? Na dapat ay nasa gubat ka. Umarko ang kilay nito. What are you talking about? You're a snake, right? Kaya bakit ka narito? Dapat ay nasa gubat ka. Kita niya ang galit sa mga mata nito at napapangiti siya dahil doon. Bakit, Kira? Hindi mo ba matanggap na iniwan ka ng asawa mo? At ako ang mas pinili? Sa bagay, I am a man's dream. Mas natawa pa siya. Really? Kung ganon, please excuse me. Dahil baka ilipad ako sa sobrang hangin mo. Pati yata utak mo'y napasukan na rin ng hangin. Kailangan mo na yatang bumisita sa doktor para maagapan yan. Mahirap pa naman ngayon ang maging baliw. Tumingin ito sa iilang mga nanay na naroon dahil pati ang mga ito'y natawa na rin. Shut up! At hanapin ninyo ang anak ko! Sigaw nito. Tumaligod siya dahil wala siyang oras makipag-usap sa babaeng kulang sa aruga ng mga magulang. Mas importante ang anak niya higit sa lahat. Eileen, dito ka lang. Tawagan mo ako kung may update, okay? I need to find my daughter as soon as possible. Aniya sa yaya ng kanyang anak. Opo, miss. Natatakot ito, pero hindi naman niya pwedeng ibigay ang sisi sa yaya ng bata. Dahil sa likod dumaan si Precia, at naroon lang naman si Eileen sa waiting area, sa gilid ng gate. At isa pa ay school hour iyon, kaya hindi naman pwedeng basta-bastang paggalitan ito. Bakit ka narito? Palabas na siya ng gate nang hinawakan ni Queenie ang braso niya. Bakit? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng eskwelahang ito? Seryoso niyang tanong. Iwinasiwas ang braso. Huwag mo kong hahawakan. Bulong niya bago ito tinalikuran. Sa daan ay halos mas stiff-neck na siya sa kakaikot-ikot ng leeg. Para lamang masigurado ang bawat madaraanan. Kailangang makita niya si Praja dahil wala iyong alam sa lugar na iyon. Habang abala siya sa paghahanap ng anak na nawawala, ay bumaba naman si Sion sa kotse at tinignan kung sino ang nahagip nito. At natiginan siyang bigla nang may batang babae roon na nakahandusay. Biglang sumikdo ang puso niya. Daddy! Napatingin din siya sa isa pang bata, si Anika na anak niya.
Himin, anak ni Queenie. Pero inuna niya ang batang natumba at binuhat ito. Follow me, Anika. Aniya, nang maipasok niya sa kotse ang bata, ay napapangiwi ito hawak ang binti. Namumula iyon, mukhang iyon ang nabangga niya. Ah! Hinawakan niya, kaya ito napasigaw. Napaluha rin ito kaya talagang naawa siya. Hold on, sweetie. Dadalhin kita sa ospital, okay? Look after her, Anika. Tumango ang katabing bata. Is that your daddy, Anika? Narinig niya ang tanong ng bata. Napakaganda nito at maasul din ang mga mata kagaya niya. Naalala niya si Kira sa buhok nitong Brown. Yes, he is. Sabi ko sa'yo eh, pupunta tayo sa daddy ko. Di ba nandito na siya? Tumingin siya sa likod gamit ang front mirror. Ngumiti ang bata kaya parang natutunaw ang puso niya. You need to thank God. Anito. Why? Sabat naman ni Anika. Cause you have a daddy. Ikaw, wala ka bang daddy, Preja? Natigilan siya. Preja, napakagandang pangalan. Preja, yun din dapat ang ipapangalan nila ni Kira sa isa sa mga kambal nilang anak noon. At Preya mang isa. Pero sa kasamaang palad ay hindi iyon nangyari. Mommy said he is already dead, kaya wala na akong daddy. I'm sorry to hear that. Kung gusto mo, pwede mo ring maging daddy ang daddy ko. So don't be sad, okay? Really? Aha! Ngumiti siya nang makitang niyakap ni Anika ang batang si Precia. Nakakadurog lang ng puso dahil hindi pala niya anak si Anika at kasalanan itong lahat ni Queenie. Nurse, is she okay now? Yes, sir. She's fine. Nalapatan na rin po ng paunang lunas ang binti niya. Tinignan siya ng bata. Ngumiti ito. He smiled back. Ito ang reseta niya para hindi mamaga ang binti niya. For now, hindi pa pwedeng maglakad para hindi mabinat ang binti ng anak po ninyo. Nagulat siya doon, pero hindi siya sumalungat sa sinabi ng nurse. Si Anika ay hawak niya sa kabilang kamay. Bumitaw ito. Daddy, buhatin mo po si Preja. Di ba po sabi ng nurse, hindi pwedeng mag-walk? So you need to carry her, Daddy. That's right, baby girl. Binalingan ito ng nurse at yumuko ng bahagya. Nakita niya ang pagluwa ng cleavage nito kaya umiwas siya. Pagkakuha ng reseta ay binuhat niya ang bata. Let's go. Aniya at nagsimula ng humakbang. What's your name po? Tanong ng batang buhat niya. Nakasunod lang din si Anika. My name is Sion Beckham and you are? Ngiti niyang tanong rito. My name is Preja Preyam. Nagulat siya sa klase ng pangalan nito. Magkarugtong ang Preja at Preyam. May I know your surname, sweetie? Daddy, classmate ko po si Preja. Kahapon lang po siya pumasok. Bumaling siya sa bata sa gilid niya. Really? Opo, Daddy. Pwede po bang maging anak mo rin po si Preja? Tinignan niya ang batang buhat. Of course, she can. Do you hear that, Preja? Tumango ito at napangiti ng malapad. Sa banta niya, ay kaedad lang ito ni Anika. Magkasing tangkad lang din ang dalawa. Mas maputi nga lang si Preja kaysa kay Anika. May straight hair ito at si Anika ay kulot. Pagdating ng sasakyan, ay pinaupo muna niya iyon at saka naman isinunod si Anika. Teka nga mga bata, bakit nga ulit kayo nasa gitna ng kalsada kanina? Nakalimutan niyang itanong simula pa lang, pero walang sumagot ni isa. Anika, what happened? Binalingan niya ang nayuyukong bata. Sorry po, Daddy. Gusto ko lang sanang ipakilala ka kay Precia, kaya kami lumabas ng school. Nagulat siya. So, ibig sabihin, tumakas kayo sa school? Tumango ang dalawa ng sabay. Gusto niyang magalit pero hindi pwede. Next time, huwag niyo nang uulitin yon, okay? Kasi baka nag-aalala na mga tagabantay ninyo. Yes po. Sagot muli ng mga ito ng sabay. Sa school niya, dinala ang dalawa. Kung saan nag-aaral ang mga ito upang maipaliwanag sa teacher ang nangyari. Anika! Anak! Sabay buhat ng babae sa bata. Paanong nasa iyo ang anak natin, Sion? Hindi siya sumagot dahil wala naman siyang pakialam sa babaeng to. Precia, baby! Diyos ko Lord, nandito ka na! Yaya Eileen! Nagulat pa ito nang makitang may bandage ang binti ng bata. Anong nangyari? Mukhang kilala siya ng babae dahil sa mukha nito.
Nabangga ko siya. I'm so sorry. Kaninong anak ba yan? Tara na sayon, umalis na tayo. Ngunit sinamaan niya lang ito ng tingin, kaya tumigil ang babae. Tatawagan ko lang ang mommy mo, baby, okay? Para siya nang makaalam sa nangyari. Sige na, malapit na ako, Eileen. Ani Kira bago ibinaba ang cellphone. Pabalik na si Kira sa St. Louis Preschool at nasabi ni Eileen na nadisgrasya ang kanyang anak. Kaya halos makipagkarerahan siya kay kamatayan habang pabalik doon. Wala itong sinabi kung sino ang nakakita at kung paano nadisgrasya. Ang sabi lang ng yaya nito ay naroon na si Presya at may naghatid dito. Kung sino man ang taong yun ay malaki ang pasasalamat niya. Itinigil niya agad ang sasakyan sa gilid ng kalsada at patakbong pumasok ng gate. Hindi nag-aalala na baka matapilok siya sa suot na stiletto, ni hindi rin nag-aalala na baka tumaas ang suot niyang pencil skirt. Yaya, where is my... Humahango siyang tumigil sa waiting area ng paaralan at si Yaya ay linagadang nabungaran niya nang tumingin siya sa tabi nito at naroon si Prasha nakaupo habang kumakain ng ice cream. God, thank you so much. You're okay, my sweet angel. Sinong nakakita sa iyo, anak? And what happened to your... Excuse me, ma'am. Siya po ang nakabangga sa anak po ninyo. At siya rin ang nagbalik sa anak ninyo sa paaralan. Nayakap niya ang bata, pero agad ding umayos ng pagkakatayo nang magsalita ang principal. Tumingin siya sa dako kung saan ito nakatingin. At ganoon na lamang ang pagkagulat niya dahil sa lalaking nakatitig sa kanya at animoy na gitla sa nakikita. Sila na lamang ang naroon dahil ang mga nanay at yaya ng mga bata ay mukhang umuwi na. Napalunok siya ng sunod-sunod. Talaga bang hindi siya tinatantana ng tadhana at kapalaran? Talaga bang hinahamon siya nito? She's your daughter? Mahina at mariing usal nito. Yeah. Normal lamang ang kilos niya. Ayaw niyang mag-isip ito ng kung ano. Isa pa, bakit siya matatakot? Hiwalay na sila matagal na. At ang batang nasa gilid niya ay anak lang niya. Kanya lang. At wala nang iba pa itong magulang kundi siya. Thank you for saving our daughter, but we have to go. Aniya. Please, pwede bang malaman ko kung ilang taon na ang bata? Sa nakikita niya sa mga mata nito ay sobrang kalungkutan. Tila hindi rin ito nakapag-shave ng ilang araw, ni hindi na rin nakapagpagupit. Ngunit hindi nagbago ang gwapo nitong muka at malaki nitong katawan. Para ano? Binalingan niya ang principal. Thank you, ma'am. Sana hindi na ito muling maulit. Opo, Miss Kira, hinding-hindi na po. Nginitian niya ang babae. Sa kasinan niya san si Eileen, nabuhati na ang bata at mauna sa kotse. Please excuse me. Nagpaalam na rin ang principal. Nakipagkamay pa si Sion rito. Pero siya'y hindi dahil inis na inis pa rin siya sa staff ng school na ito. Bye, Daddy! Gulat na gulat siya nang sabihin niyo ng kanyang anak. Baby, what did you say? You heard it loud and clear, Mommy. I said Daddy, kasi sabi ni Daddy sa'yo na pwede ko siyang maging Daddy, and also Anika is my best friend. Nagpalipat-lipat siya ng tingin. Anong nangyayari? What? Who's Anika at? Sige na, Eileen, mauna na kayo sa kotse. Aniya na lamang para tapusin ang usapan na hindi talaga niya maintindihan. Anong sinabi mo sa anak ko? Biglang tanong niya na makalabas ng gate ang dalawa. Nothing. I don't know that you're the mother. Hindi man lang nagbago ang pananalita nito. How? Paano ka nagkaanak ulit? Nang makalabas ka ng ospital, may lalaki ka na kaagad, ganun ba? Isang malakas na sampalang sagot niya. Nagigting bigla ang galit niya dahil sa narinig. How dare you? Kung merong mang nagloko at walang pakialam, ikaw yun na hayop ka. Kaya wag mo akong pagbibintangan. Parang hindi man lang ito nasaktan sa ginawa niya. Paano? Paano ka nagkaroon ng anak kung wala kang lalaki, Kira? Ngumisi siya. Pwede naman magsarili para magkaanak at hindi ikaw ang ama ng anak ko, Sion. Tinalikuran niya ito. Tell me the truth, Kira. Pero isa pang sampal ang ginawa niya. Sa kabilang pisngi naman ito, nang hawakan siya sa braso. Iniwan mo ako, Sion. Walang kasama sa ospital noon. Pero kung sana naroon ka, nalaman mo kung paano ko nagkaroon ng anak na hayop ka. Pero dahil nasa kandungan ka na ng ibang babae, hindi mo alam kung anong nangyari. Kaya huwag kang aasa na may anak ka sa akin.
Huwag kang aasa. Mariing sambit niya bago ito tuluyang iniwan. Minsan hindi lahat ng tadhana ay natutupad, lalo na kung paninindigan mo ang iyong desisyon. Kahit nakatadhana kayo, kung ayaw mo iyong mangyari, wala pa rin itong magagawa. Eileen, huwag mong iwawaglit sa mata mo si Prasha. Ayoko nang mauulit pa ang nangyari nung isang linggo. Ayaw ko siyang nasasaktan at ayaw na ayaw kong may nambubuli sa anak ko. Ngayon pa lang muling pumasok ang anak niya dahil kailangan munang gumaling ang binti ng anak niya bago ito makapasok ulit. Inilipat sana niya ng school pero ayaw pumayag ng bata. Kaya nga heto at kailangan bantayan ng mabuti ang anak niya para hindi na maulit ang nangyari sa bata nung nakaraan. Opo, miss, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Pagbaba ni Prasha ng kotse ay isang damping halik sa noo ang binigay niya. Remember, Prasha, ayoko nang maulit ang ginawa mo nung isang linggo. Understand? Dahil kapag naulit yon, inilipat na kita ng school. Yes, mommy. Good. Now, be a good girl and listen to your teacher. Tumango ito habang ang tanaw ay nasa loob na ng school. Tila ba may hinahanap ito. Prasha! Pero napalingon itong bigla sa tapat ng gate nang may humintong sasakyan doon. Bigla niya itong hinawakan sa kamay upang hindi makatakbo. Anika! Maya-maya ay lumabas ang kasama nito at ang mga mata ay parang bolang umiikot. Umarko ang kilay nito. Sige na, get inside na. Wait lang po, mommy. Hinihintay ko pa si Anika. Ayaw niya sana maging kaibigan nito ang anak ni Queenie. Ngunit dahil bata pa lamang ito at mukhang hindi naman namana ni Anika ang ugali ng ina, kaya hinayaan na lamang niya. Hanggat masaya ang anak niya, ay titiisin na lamang niyang makita ang ina nito sa tuwing maghahatid siya sa anak. Wow! Mukhang may iba ka pang hinahanap maliban sa akin ah. Sorry, wala ang asawa ko. He is busy at wala siyang oras sa mga ex na kagaya mo. Aanhin ka pa niya. Binasura ka na nga. Mabuti na lang at nakapasok na ang mga bata, kaya hindi narinig ng anak niya ang walang kwentang pasaring ni Queenie. Tama lang na Queenie ang pangalan nito, dahil Queen of Snake ito. Bagay na bagay. I'm sorry, wala akong oras sa'yo. Aniya bago ito tinalikuran. Marami siyang trabaho para makipagbardagulan sa babaeng ito. Ngayon ang ribbon cutting ng Lander Enterprise at grand opening nito, kaya dapat bago mag 8 a.m. ay naroon na siya. Let's go, Melchor. Aniya, hindi na niya tinignan si Queenie dahil ano bang mapapala niya sa babaeng yon. Mga investors, mayor at congressman ang bisita niya. Kaya posturang postura siya. Kaya nga halos lumuwa na ang mga mata ni Queenie kanina dahil siguro sa suot niyang semi-gown. Ang sexy semi-gown na talagang nagustuhan niya. Maroon iyon na mula sa magkabilang gilid ay may hiwa hanggang ibabang hita. Pinarisan niya ng stiletto na itim at may taling kulay maroon. Halos hindi nga siya makapaniwala na bumagay ang kulay na ito sa kulay ng kanyang balat. Nang tumigil ang sasakyan sa parking area ng building, ay inayos niya ang sarili bago bumaba. Gusto niyang maging perfect ito. You look stunning, Miss Lander. Bungad agad ng investor sa kanya. Thank you look handsome too, Mr. LaForge. Isang pakikipagkamay bago siya nagpaalam na tutuloy sa loob. A-class design ang napili niya para sa ground floor. Dahil dito tatanggapin lahat ng customers, kaya kailangan maging elegante ang dating. Marami ng mga bisita at nagkakasiyahan ang lahat sa isang instrumental band na kinuha niya. Thank you for coming. Please enjoy. You look so beautiful, Miss Iradel. Thank you. Hanggang makapasok siya ng elevator paakyat ng top floor. May naiwan kasi siya sa opisina, kaya kailangan niya munang kunin iyon. May mga staff naman siyang nag-aasikaso ng lahat, kaya wala na siyang pinoproblema at this moment. Paglabas niya ng elevator, ay umakbang siya patungo sa dulong pasilyo kung nasaan ang opisina niya. Pero bigla na lamang may humawak sa bewang at bibig niya, at biglang lumagapak ang pintuan pasara. Sino ka? Nagawa pa niyang magtanong. Hindi makita ang mukha ng kung sino dahil nakapwesto ito sa likuran niya. Ngunit sigurado siyang lalaki ito dahil sa male cologne na kanyang naaamoy at laki ng braso nito at mga daliri nito sa mga kamay. Tell me, who is the father of Precious Kira? Pero nang magsalita ito,
ay biglang nanlaki ang mga mata niya. Si Sion. Bigla niyang kinagat ang kamay nito, kaya napahiyaw at nabitawan siyang bigla. Agad siyang umatras at mabilis na kinuha ang flower vase sa ibabaw ng table niya. I am not going to hurt you, Kira. Itinaas nito ang braso. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa opisina ko? It's open, kaya... Umalis ka na, Sion. Huwag mong hintayin tumawag pa ako ng security. Banta niya rito. Ngunit hindi man lang niya ito nakitaan ng takot o kahit anumang reaksyon. Naupo pa ito sa sofa na parang bisita niya. Nakaharap sa kinatatayuan niya. Gusto kong malaman kung ako ba ang ama ng bata. Hindi kita guguluhin. Hindi kita kukulitin kapag sinabi mo. I just want to know kung ako ba at kung paano nangyari yun. Nagmamakaawa ang tinig nito at sinapo rin nito ang ulo na para bang hirap na hirap. She's your daughter. Walang alinlang ang tugon niya. Alam mo ba na isa lang sa kambalang nawala? Dugtong niya. Bigla itong tumitig sa mga mata niya. Nagtatanong at gulat na gulat. Kung sana'y naroon ka, kung sana'y kasama kita ng sandaling yun, sana nalaman mo na isa sa kambalay na buhay at nanatili sa sinapupunan ko. Isa lang ang nawala. At alam mo ba, halos patayin ko ang sarili ko sayon. Nagtangka akong tumalon sa ospital noon dahil wala ka at maging ang mga magulang ko. Biglang tumulo ang mga luha nito. Gusto niyang ipaalam upang magsisi ito kung may konsensya pa ba ang taong to. I'm sorry. Nauutal nitong sambit at halos sa bunutan ng buhok habang sapo ang ulo. Ngayon, mukhang naramdaman din ito ang sobrang kapighatian niya noon. Hindi sapat yun. Kahit ang pagluhod ay hindi pa rin sasapat sayon. Ang pagluha at pasakit ko ay wala sa luha mo ngayon, kaya umalis ka na. Bulyaw niya. Sayon, hindi mo to pwedeng gawin sa akin, sa amin ang anak mo. Ngunit tinalikuran na lamang niya ang nagwawalang babae at isinara ang main door. Ayaw na niyang makasama pa ang babaeng sumira ng lahat. Daddy! Sigaw ni Anika. Naaawa siya sa bata dahil nadamay ito sa kabaliwan ng ina. Pero kahit naaawa siya, ay tama na. Siguro naman alam ni Queenie kung sino ang ama ng anak nito. Tama na ang 4 na taong binuhay niya ang anak na hindi naman sa kanya. Kung hindi pa siguro siya nagpa-secret DNA test, baka hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na si Anika ay anak niya. Dumiretso si Sion sa minibar. Karugtong lang iyon ang dining area. Hindi na rin niya naririnig ang boses ng mag-ina. Mukhang umalis na dahil narinig din niya ang ugong ng sasakyan. This is over now. Ano pa nga bang magagawa ni Queenie kung sirang-sira na siya kay Kira? At alam niya na kahit ano pa ang gawin niya, ay hindi na magbabago ang desisyon nito. Ang pagtatanong niya kay Kira ay unang hakbang para tuluyan niyang burahin sa puso ang pangalan nito. Dahil alam niya na wala rin siyang mapapala pa. Siya ang may kasalanan at inaamin niya iyon. Hindi niya tatakbuhan ang responsibilidad bilang ama ni Precia. Kahit wala na silang kaugnayan ni Kira, ay may anak sila na kailangan ng ama at ina. Binuksan niya ang bote ng mamahaling alak at kumuha ng baso sa cabinet. This is his life now at alam niyang napakamiserable niya. Pero wala namang ibang sisisihin sa nangyayaring ito kundi siya lamang. He is not dead, baby. Gulat na gulat ito. Is that true, mommy? Yeah, sinabi ko lang napatay na ang daddy mo para tigilan mo na ang pagtatanong sa akin. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Dahil saglit itong natahimik at tumingin sa dingding sa silid nito, kung saan nakalagay ang picture nilang dalawa. Sino po ang daddy ko? Seryoso nitong tanong. Nakita mo na siya, Precia. Tinawag mo na rin siyang daddy, remember? You mean, me and Annika are sisters? Namilog bigla ang mga mata niya. Hindi yon ang ibig niyang sabihin. No, not like what you think, anak. But you said daddy ko si Daddy Sion. So it means me and Annika are sisters. Kasi daddy niya rin si Daddy Sion eh. Am I right, mommy? Hindi niya alam kung anong isasagot. Dahil una sa lahat, hindi siya sigurado kung tama ba ang sinabi ni Precia. I don't know, baby, but for now, yun munang masasabi ko. Hindi pa kasi natin alam kung talaga bang daddy ni Annika ang daddy mo. Ang iniisip niya kasi ay baka nagkamali siya ng paliwanag at sa huli ay hindi pala iyon. Kasi kung titignan pa lamang,
ay halatang hindi talaga ito kahawig ni Sion. Sa hugis ng ilong, bibig at mga mata. Kaya ayaw niya munang manghusga hanggat wala siyang alam. Basta, me and Annika are sisters. Bata talaga, dahil halata mo talagang masayang masaya ito sa pangiti pa lang. I want to talk to my daddy, mommy. Pwede po ba siyang pumunta dito? Ito na ang kinatatakutan niya. Pero bakit nga ba siya matatakot? Kung wala na rin naman siyang nararamdaman para sa lalaking yun. Please. Mag-aalas 6 pa lang naman. Kahit kailan talaga ay hindi niya matanggihan ang anak. Okay, fine. Tatawagan ko siya. Napatulon-talon ito at iniwan na ang dinodrawing na flowers sa mesa nito. Napakasaya ng anak niya. Kaya kahit labag sa loob niya ay ayos lang hanggat nakikita niya na masaya ito. Mabuti na lang at ibinigay ni Sion ang number nito. Ayaw pa sana niyang tanggapin, pero mapilit ito at pilit na iniabot sa kanya ang calling card nito. Miss, may bisita po kayo. Kinikilig na usal ni Manang Aying at ni Maymay. Dalawa pa talaga silang umakyat sa kwarto niya para lang tumilitili. Si Sir Sion po, Miss. Sabi na eh, bakit ba kasi tumitili-tili ang mga ito? Gayong mas marami namang mas lamang sa kapugian nitong taglay. Maniniwala sana siya kung mga Thailander actors. Baka mapatili pa siya. Si Prasha ang kailangan niyan. Kaya puntahan niyo na ang bata sa silid niya at sabihing narito na ang ama niya. Nagkatinginan ang dalawa. Ibig pong sabihin, Miss, sinabi niyo na kaya. Napatakip ng bibig ang mga ito at sabay napatili. May chance na, Manang! May chance! Manahimik kayo. Walang chance, kaya tigilan niyo ako, okay? Umarko ang kilay niya, kaya tumigil na ang dalawa. Alam na mga ito kung gaano sila kasweet noon ni Sion. Alam din ng mga kasambahay niya ang love story nilang dalawa. At alam din ng mga ito kung paano sila nagsama ni Sion bilang mag-asawa. Pero nakalipas na iyon. Ang sabi nga, past is past. It's never been back. Nilingon pa siya ng mga ito, pero pinagsarahan lang niya ng pintuan. No effect ang kilig nila sa galit niya sa taong yon. Manahimik ka na, Annika! Sinabi ko na sayo, hindi mo ama si Sion! Panay pa rin ang pagtangis nito at halos walang katapusan. Papaluin na sana niya nang biglang kinuha ni Isaiah ang bata. Subukan mo, Queenie. Napangisi siya. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sayo, bago mo makuha ang bata, gawin mo munang pinapagawa ko sayo. This is enough. Wala namang kasalanan si Kira. Kaya bakit gusto mo siyang sirain? Hindi siya kagaya mo, Queenie. Isa siyang mabuting babae. Kung sana nalaman ko lang noon na isa kang demonyo, hindi na ako nagpagamit sa'yo. Mariing usal nito. Yakap-yakap si Annika. Ina ka, pero ganyan ka? Kukunin ko ang anak ko at wala kang magagawa. No! Akin na yan! Akin na ang bata! Ouch! Muling humagulhol si Annika dahil sa lakas ng paghatak niya sa braso ng paslit. Bigla siyang natumba dahil sa malakas na pagtulak ni Isaiah. Ito na ang huli. Tigilan mo na to. Dahil walang ginawa sa iyo yung tao para pasakitan mo at patayin mo ang pamilya niya. Natawa siya at kasunod ay halakhak. Wala? Anong wala? Hindi mo siguro alam kung paano ko inagawa ng lalaki ng Kira na yun. At sa tuwing may gusto ko, sa kanya na pupunta. Pati ang mga magulang na hinangad ko, sa kanya pa rin napunta. Pareho lang naman kaming inampon. Pero ang mga magulang na nais ko ay siyang nakakuha. At ako, isang demonyong ama at inang nakakuha sa akin. Ibinenta nila ako sa mayayaman at kung kani-kaninong lalaki para sila magkapera. Napakasaya ni Kira. Samantalang ako, isang impyerno ang naranasan ko. Kaya dapat lang na mawala ng mga magulang ang babaeng yon. Dapat nga kasama pa siya. Kung hindi lang sa lintik na himala, edi sana magkakasama sila sa kabilang buhay ng pamilya niyang pinakamamahal. Dapat wala na siyang anak. Dapat naubos ng malaglag para ako na ang pinakamasayang babae. Nagbabaga ang mga mata ni Queenie, kaya naramdaman ni Isaiah ang pagtayo ng mga balahibo niya sa buong katawan. Inggit ang nangingibabaw sa iyo, Queenie. Isipin mo nga, walang ginawa si Kira para maging miserable ka. Ikaw mismo ang pumili ng daan mo. Ako? Sino bang gago ang gugustuhing mabuhay na pinagpapasapasahan ng kung sino-sino matatandang mayayaman, ha? Samantalang napakaswerte ni Kira.
Kaya nga inagaw ko ang lalaking mahal niya. Madali lang naman. Walang alam si Sion, nanlagyan ko ng pampatulog ang inumin niya. At ayun, ako na ang gumawa ng paraan para makita kami ni Kira sa iisang kama. Kasabay niyon ay ang malakas na paghalakak nito. Tinakpa ni Isaya ang tenga ng bata dahil sa mga salita na binibitawa ng ina nito. Nababaliw ka na, aniya. Oo, nababaliw. At mababaliw din kayong lahat. Lalong-lalo na si Kira, na dahilan ng pagkasira ng ulo ko. Kinikilabutan si Isaya ng tumalikod. At habang palabas, ay naririnig pa rin niya ang halakak ni Queenie sa loob ng condo unit nito. Anak niya si Anika, pero dahil sa pananakot ni Queenie na hindi nito ibibigay ang bata, kaya siya sumunod sa nais nitong paibigin si Kira. Ngunit anuman ang gawin niyang pagyaya sa isang date, ay hindi man lang pinaunlakan ng babae ang nais niya sanang mangyari. Naisip niya bakit ba kailangan gawin iyon sa dalagang wala namang kasalanan. Alam niya na mabuting babae si Kira. Sadyang naging matigas lang ito dahil sa mga pinagdaanan. Kaya nga siguro ayaw nitong tumanggap ng bagong lalaki sa buhay dahil sa naranasan nito noon. Kaya nga hindi na niya itinuloy pa. Are you hurt, baby? Tumango ang anak niya. Tara na, aalis na tayo rito, okay? Tahimik lang ito nang ipasok niya sa kotse. Ikaw po ba ang tunay na daddy? Tanong ng bata sa kanya. Oo, ako ang daddy mo. I'm sorry, anak, kung hindi kita agad nakuha sa mommy mo. Naluha ito. Paano po si mommy? Don't worry about her. May parating ng tulong sa kanya. Tumawag siya kanina ng pulis. Sigurado siyang malalaman ng mga ito kung ano talaga ang sakit ng babae. Sana lang ay maging maayos na ang lahat, lalo na at nasa kanya na ang voice record na inirecord niya kanina habang nagsasalita ito. Tama na siguro ang mga kabaliwan nito. Mag-aalas 7 na ng gabi nang katukin siya ng kasambahay sa kanyang silid. Marami kasing pinipirmahang mga documents. Gabi na ay hindi pa niya malaman kung hindi siya kinatok. Miss, kakain na po. Bumukas ang pintuan, kaya pumihit siya paharap doon. Sige manang, susunod na ako. Hindi niya alam kung nakauwi na ba si Sion o hindi. Pero ano ba ang pakialam niya? Tumayo siya at nag-inat ng mga braso. Parang biglang nangalay sa dami niyang pinirmahan. Sumakit din ang mga mata niya dahil sa pagbabasa ng mga paperworks. Hindi naman kasi pwedeng pumirma lang. She need to read it first para makasiguro. Matapos magsuklay at maglagay ng kaunting kolon, ay lumabas na siya ng kwarto. Pagdating sa dining ay naroon na ang anak niya at si Sion. Bakit narito pa ito? Hindi yata nakinig ang mga kasambahay niya na bago mag-alas 7 ay palayasin na ito. Masamang titig ang ipinukol niya sa mga kasambahay. Pero sunod-sunod na nagbaba ng tingin ang mga ito. Si Maymay ay panaypangiti at habang tinitignan niya, biglang ititikom ang bibig. Nangaasar ba mga to o talagang gusto lang talaga ng tatlo na mawala ng trabaho? Mommy, let's eat first. Binalingan niya si Prasha. Sige baby, kain ng marami, okay? Ngumiti ito, magkatabi ang dalawa. Si Sayo na ang naglagay ng kanin ng bata, pati ulam. Hinawakan niya ang kutsara at akmang sasandok ng kanin. Pero bigla iyong nilagyan ang kanin ni Sayon. Nagulat siya at ang bowl na katabi niya ay nilagyan din ito ng sinigang. At yung parting tabang ibinigay nito. Hanggang ngayon ay alam na alam pa rin nito ang gusto niya. Pero pinipilit na maging normal dahil ayaw niyang magbigay ng motibo rito. I'm sorry, nasanay lang. Matagal na ang 4 na taon para maalala iyon at makasanayan pa ulit. Here. Ang hipon ay ito rin ang nagbalat. Ang ulo ay kinuhanan lang nito ng matulis na parte at inilagay sa pinggan niya. Yee! Narinig niya iyon kaya't mula sa gilid ay tinitigan niya mga naroon. Nagtanggal bara mga kasambahay. Sasampalin niya talaga mga ito kapag tumili pa. Naiinis na siya at hindi talaga siya natutuwa. Daddy, kinakain din po ba yung head ng shrimp? Tanong ng anak niya. Yeah, yan ang favorite part ng mommy mo. Ngumiti si Prasha. Abay mukhang nahawa na rin sa mga kasama nila sa bahay. Daddy, do you love me? Ngumiti si Sion. Pero nang magawi ang mga mata nito sa dako niya, ay agad siyang nagyuko. Of course, I love you. I love you so much.
And how about you, Mommy? Do you love me? Hindi sana siya sasagot, pero sa kanya nakatuon ang mga mata ng lahat, kaya napasagot na lang din siya ng pilit. So kung love ninyo po ko, dapat love din po ninyo ang each other? Bigla siyang nabato sa kinaupuan. Ito talaga ang isa sa kinatatakutan niya. Of course, I love your mommy, as I love you, sweetheart. Kita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Bakit parang sobrang sakit na makita na simple nitong pinahid ang mga luhang tumakas sa mga mata nito? I'm sorry for all the pain I... Stop it, Sion. Ayoko ng pag-usapan ng nakaraan. Ang batang ipinunta mo rito, kaya mananatiling ganun lang. Alam mo kung anong sagot ko sa mga sorry mo, at kung hinihingi mo ang kapatawaran ko, sorry din ang tanging maisasagot ko. Nagyuko ito ng ulo. Saglit na dinaanan ng palad ang mga mata nito. I know. Salamat din dahil binigyan mo ako ng pagkakataong makasama ang anak natin. Salamat at hindi mo siya pinagkait sa makasalanang lalaking kagaya ko. Hindi na siya sumagot at nagpaalam ng papasok ng bahay. Dahil kapag nagtagal pa sila sa pag-uusap, ay baka hindi na rin niya makontrol ang sarili. Ayaw na niyang umiyak. Ayaw na niyang ipakitang mahina siya. Good night, Kira. Marahang isinara niya ang pinto nang tumaliko dito. Saglit pa siyang tumayo roon at hinintay ang pag-andar ng sasakyan nito. Doon lamang siya humakbang patungo sa sofa. Mag-aalas 9 pa lang ng gabi. Tulog na rin naman si Presya. Binuksan niya ang TV. Breaking news! Nakatakas si Queenie Andres habang inilipat ito sa Mental Institute sa Alabang kaninang alas 5 ng hapon. Si Queenie ay kinasuhan sa salang pagpatay sa mag-asawang Lander. Matatandaan, noong August 4, 2020, ay sumabog ang makina ng sinasakyan ng Montero Sports ng mag-asawa. Dahilan sa agarang pagkamatay ng mga ito. Pero nakaligtas ang anak ng dalawa, na noon ay kabababa lamang ng sasakyan. Nanginginig siya habang nakatutok ang mga mata sa TV. Ayon sa investigasyon, ay may sumabotahe sa sasakyan dahilan sa matinding pagsabog nito. After a year ng pag-iimbestiga, ay napatunayan na ito ang suspect dahil sa isang voice record. Idagdag din ng walang klarong CCTV footage na isa sa mga naging ebidensya. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Naikuyo mang kamao at bigla na lamang napahagulhol. Ano ang ginawa niya para maging ganito kasama si Queenie sa kanya? Wala siyang alam na naging kasalanan niya. Wala siyang alam kung bakit nito iyon ginawa. Ang pamilya na tumanggap sa kanya, ang pamilyang itinuring siyang tunay na anak, si Queenie. Siya pala ang may kagagawa nitong lahat. Napakasakit isipin na ang kaibigan mo simula pagkabata ang tatraidor sa iyo. Dahil sa ano? Dahil sa inggit? Anong kaiinggitan nito sa kanya? Dahil ang alam niya, ay naging maganda rin ang buhay nito kagaya niya. Ang sabi pa nito noon, ay mahal na mahal daw ito ng mga umampon dito. Pero bakit? Bakit kailangan gawin iyon ni Queenie sa kanya? Tanggap na niya na inagaw nito si Sion sa kanya. Pero ang mga magulang niya, ang anak niya. Hagulho lang naging pag-iyak niya. Halos hindi makahinga sa sobrang sakit ng puso niya. Miss, anong nangyari, Miss? Ayos ka lang? Tama na ho. Nadatnan siya ni Maymay, kaya agad siyang niyakap at pilit na ikinalma ang kanyang pag-iyak. Dumaan muna sa police station si Kira bago inihatid si Precious sa paaralan at ayon sa mga pulis, si Isaiah raw ang nagbigay ng voice record. Ipinarinig din sa kanya iyon at ganoon na lamang ang gulat niya nang malamang magkasabot pala ang dalawa. Yun nga lamang ay sa pagpapaibig sa kanya at hindi sa pagpatay sa mga magulang niya. Anak din pala nito si Annika na akala niya ay anak ni Zion kay Queenie at doon lang din niya nalaman ang nangyari. Si Queenie ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pati ba sa pamimilit ni Sion na papirmahin siya ng annulment, kagagawan din ng babaeng yun? Pero kahit na ano pa ang narinig niya, ay hindi pa rin magbabago na nagtaksi nito sa kanya. Ngayon ay patuloy na raw na hinahanap ng kapulisan si Queenie at bantay sarado rin ang paaralan na pinapasukan ng anak niya. Ayos lang na wala siyang kasama mga pulis sa likuran, basta siguraduhin lang ng mga ito naligtas ang anak niya. Pagtigil niya ng kotse, ay agad na bumaba si Prasha. May dalawang pulis ang naroon sa gate ng school. Pero kahit ganun,
ay natatakot pa rin siya para sa kaligtasan ng anak niya. Naisip na nga niyang bumalik na lang muna sila sa state para sa safety nito. Pero dahil marami siyang inaasikaso, kaya sa linggo pa sila makakaalis. Kira, lumingon siya. Presya! Narinig din niya ang matinis na boses ng bata. Pababa na ito ng sasakyan at nang makalapit sa anak niya, ay hawak kamay ang mga itong pumasok sa loob ng school. Can I talk to you? Hindi siya sumagot. I'm sorry. Alam kong galit ka sa akin. Patawarin mo ako, Kira. Dahil sa anak ko, kaya ko sana gagawin. Pero hindi talaga kita madaan sa date. Nasaan na siya, Isaya? May balita na ba? Pag-iiba niya ng usapan, umiling ito. Mas mabuti sigurong umalis na muna kayo habang hindi pa nakikita ang babaeng yun dahil alam kong ikaw lang ang habol niya, Kira. Maya-maya ay may isa ring sasakyan ang dumating at tama nga siya nang makita kung sino ang lumabas mula roon. Nasaan si Queenie? Nasaan siya? Tell me! Pero agad siyang naalarma nang hawakan nito si Isaya sa kwelyo at itinaas. Magkasing tangkad lang silang dalawa. Sayon, ano ba? Bitiwan mo siya! Tumigil naman ito, ngunit bigla nitong itinulak si Isaya, kaya napaatras ang binata. Sa akin ka galit? Ako pa ang pinapatigil mo? Samantalang siya nga ang dapat ni sinusumpa mo, dahil kasabot siya ni Kira. Sigaw nito, kaya lumapit na ang dalawang pulis. Walang anuman to, nag-uusap lang kami. It's fine, it's fine. Aniya kaya bumalik ng sasakyan ang mga ito at nagkwentuhan na ulit. Ano, Isaya? Bakit hindi mo ipakita sa akin si Queenie? Sinira niya ang buhay ko, ang pamilya ko, at iniwan ako ng asawa ko dahil sa kabaliwan niya. Sigaw nito. Ngunit muli na namang napadako ang mga mata niya sa kakatigil lang na sasakyan. Hindi na lang niya pinansin dahil nag-iisip siya na baka mga magulang na naghahatid sa mga anak nito sa paaralan. Ngunit ang lumabas sa driver seats ay ganoon na lamang ang gulat niya. Queenie? Sunod-sunod na lumingon ang mga pulis. Ngunit huli na, nang paputukan ng mga ito ang likod ng babae. Sabay na humandusay sa semento ang dalawang alagad ng batas. At ikaw, sumunod ka na rin sa mga magulang mo, mga agaw! Sambit nito at itinapat sa kanyang hawak na baril. Dalawang sunod-sunod na putok ang umalingaungaw mula sa baril na hawak ni Queenie. Pumikit siya para saluhin iyon dahil hindi na rin siya makakatakbo pa. Nakahanda na rin siya, ngunit walang tumama sa kanya. Dumilat siya, tinignan ko ano ang nangyayari. Sayon! Sayon! Hiyaw niya nang humandusay si Sayon sa kalsada. Ngunit muling nagsalita si Queenie. Ha! Ngayon, ikaw na lang, Kira. Dahil nga mahal ka niya, sundan mo na rin siya sa impyerno. Sigaw ni Queenie. Bago pa man ito na iputok sa pangatlong pagkakataon ng baril na hawak, ay biglang sinipa iyon ni Isaya. Inilipad iyon sa unahan. Hinabol pa ni Queenie, ngunit biglang dinampot ni Isaya ang baril ng pulis. At limang sunod-sunod na putok ang pinakawala nito sa dibdib ng babae. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Sayon! Si Queenie at Kira ay lumaki sa bahay ampunan. Naging matalik silang magkaibigan hanggang sa 10 taon sila. Ngunit dahil may naghahanap na mag-asawang hindi nabiyayaan ang anak, kaya nag-ampo ng mga ito. Unang nakita si Queenie. Ngunit nang muling bumalik ang mag-asawa, ay nagbago ang isip ng mga ito. At si Kira na lamang ang inampo ng mag-asawang Lander. Doon na mas nadagdagan ang inggit sa puso ni Queenie. Mas tumindi pa nang may umampon din dito. Ngunit nang magdalagita ito, ay naging negosyo ito ng mga foster parents nito. At si Kira ang sinisi ni Queenie. Nang maging lubos na dalaga, ay nasanay na si Queenie na ibenta ang sarili nito sa kung kani-kanino. Ngunit hindi sadyang nagtagpo ang landas nilang dalawa. Sa kasal ni Kira at Sayo noon, kasama ng babae ang matandang mayaman na naging pangunahin itong pinag-aalaya ng sarili. Dahil imbitado ang matanda, kaya isinama si Queenie. Doon nagbaga ang galit nito nang makitang napaka-perfect ng buhay ng babaeng inaakala nitong umagaw sa dapat ay buhay niya. Dahil sa inggit ay inalam ni Queenie ang lahat tungkol kay Kira, hanggang sa inakit nito si Sayon isang gabi sa bar. At dahil sanay si Queenie sa ganoong gawain, ay nasilaw ang marupok na lalaki. Ginawa nito ng paraan kung paano masisira ang marangya at masayang buhay ni Kira.
hanggang sa nakuha niya ang gusto. At nawala ang mga magulang ng dalaga na akala ni Queenie ay karibal nito sa lahat. Nagpabuntis kay Isaiah upang ipaako kay Sayon ang bata. Oo, at naging matagumpay ito. Ngunit ang sabi nga ay walang lihim na hindi nabubunyag. At hanggang sa huli, inggit pa rin ang namayani kay Queenie. Namatay ito baon ng inggit sa puso. Ang mainggit sa kapo ay wala talagang magandang maidudulot. Sayon, please hold on! Please hold on! Ngunit nginitian lamang siya nito. Itinaas ang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. I'm so sorry for everything, Kira. Please take good care of our daughter. Biglang bumulwak ang dugo mula sa bibig nito. Pero muli pa rin nagpatuloy sa pagsasalita. Mahal na mahal kita. I love you. Till death do us part. Dahan-dahang ipinikit ang mga mata hanggang sa tuluyang nawala na ito ng buhay. Sayon! Miss, gising po. Nananaginip po kayo. Napabalikwas ng bangon si Kira at napaayos ng upo sa upuan kung saan siya naroroon. Nakatulugan na pala niya ang mga paperworks. May likidong pumatak sa pinipirmahan niyang papeles. Kaya mabilis niyang pinalis ang mga luha sa mata. Miss, ayos lang po kayo? Ani man ang aying na gumising sa kanya. Ayos lang po manang. Aniya. Ikukuha ko ho kayo ng tubig. Sandali lang. Hindi siya sumagot. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Halos mag-iisang taon na matapos mawala si Sayon. Pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala niya ang mga pangyayaring iyon. Halos araw-gabi ang pag-iyak niya. Maging ang kanilang anak na si Presya ay nakakatulugan na lamang nito ang pagtangis. Hindi niya matanggap dahil sobrang sakit na mawala ng lalaking naging dahilan ng lahat. Oo at naghiwalay sila. Pero hindi nawala ang pagmamahal niya. Nakatago lamang iyon sa rurok ng kanyang puso. Ngayon ay wala na ito. Mag-iisang taon na itong namatay. Ni hindi na umabot ng ospital. Kung may isang pinakamasakit na nangyari sa kanya, yun ay ang nawalan siya ng mga minamahal. Sana magkasama na sila ni Baby Priyam sa langit at ang kanyang mga magulang. Muli niyang pinahid ang mga luha. Hindi siya pumasok sa kumpanya ngayong araw dahil masakit talaga ang ulo niya. Kaya ipinadala niya kay Paul ang mga paperworks upang dito niya gawin sa bahay. Bukod kasi doon ay may mga iba pa siyang negosyong inaasikaso. Wala siyang ibang katuwang dahil si Amira ay umalis ng bansa for honeymoon. Ikinasal na ito last month at si Presya syempre ang flower girl. Mommy! Napalingon siya nang pumasok sa nakabukas na pintuan ng library ang kanyang anak. Oh, sinong naghatid sa'yo anak? Hindi pa ako nakakaalis, dumating ka na agad. Si Tito Isaiah po, Mommy and Anika. Muli siyang pumihit sa may pinto. At naroon si Isaiah, nakangiti ito at sumandig sa gilid ng pinto. Lumapit si Anika. Hello po, tita. Ngumiti siya. Hi, sweetie. Ang ganda-ganda mo naman sa red ribbon na yan. Aniya. Opo, at meron din si Presya. Binili ito ni Daddy for both of us. May dinukot si Presya sa bulsa ng uniform nito. Here, Mommy. Ang ganda po, diba? Tinignan niya ang lalaki. Nanonood lamang sa mga ito. Napabawi siya ng mata nang kindatan siya nito. Lihim siyang ngumiti. Tita, kung magkakaroon ako ng another mommy, gusto ko yung kasing ganda mo at kasing bait mo o pwedeng ikaw na lang po. Bigla siyang natawa at ginulo ang nakatirintas na buhok nitong kulot. Ang cute-cute mo talaga. Sige na, pumunta na kayo sa baba. Nagpaluto ako kay Maymay ng merienda ninyo. Yes, mommy. Hinawa ka ni Anika ang palad ng kanyang anak at sabay na tumakbo palabas. Nang mawala sa paningin niya ang dalawa, ay tumayo siya na may ngiti pa rin sa labi. Ang kulit nila, ano? Doon lang nagsalita si Isaiah. Oo, kasing kulit mo. Aniya. Oo, kukulitin pa rin kita kahit habang buhay pa. Sagutin mo lang ako. Natahimik siya takmang tatalikod, ngunit biglang tinawid ni Isaiah ang pagitan nila. At niyakap siya mula sa likod. Sana sa susunod na mga araw ay magkaroon ng katuparan ang hiling ko sa Diyos, Kira, na maging akin ka at maging ina ng mga anak natin. Magiging ama ko kay Presya at magiging ina ka kay Anika. Ayaw niya munang magmahal,
dahil ayaw niya munang maging unfair. Alam niya na mahal na niya si Isaiah, pero kailangan muna niyang paghilumin ang pusong nadurog. Dahil minsan na siyang nagmahal at parang natatakot na siyang magmahal muli. Humarap siya sa lalaki. Hinawakan niyang magkabilang pisngi nito. "Kung makapaghihintay ka, maibibigay din ng Diyos ang nais ng puso mo," aniya, at isang damping halik sa labi ang ipinagkaloob niya. "I will. Sana lang hindi pa tayo mga uugod-ugod nun." Napalo niya ito sa balikat. "Ouch, ang puso ko," reklamo nito. "Hoy, masamang biro yan, Isaiah. Tumayo ka nga dyan." Bigla kasi itong napaluhod. Hawak ang dibdib. Ngunit napansin niyang tila hindi ito naluloko lang. Pinagpapawisan na ito. "Isaiah, are you okay? Hey, please answer me." Kasabay ng pagkatumba nito sa sahig. "Isaiah, manang ayeng!" Tumayo siya at takot na takot ang muka, natatakbo na sana palabas. Nang biglang hawakan ni Isaiah ang pulsuhan niya at hinila patungo sa ibabaw nito. "Ayaw mo rin pala akong mamatay." Sabay tawa ng binata. Kaya bigla na lang niyang nasampal dahil sa takot at inis na rin. "Aray, huwag mo nang uulitin yun ha? Dahil oras na nawala ka, baka hindi ko nakayanin pa." Aniya sa nauutal na tinig. Bigla rin siyang napayakap sa binata at naisubsob ang muka sa malapad na dibdib nito. Okay, sorry na. Promise, hindi na mauulit, my love." Maghihilom din ang sugat sa puso niya. Hindi man ngayon, pero darating din siya doon. At sa oras na yun, ay masasagot na niya si Isaiah ng bukal sa loob.